guys, so we are back with another vlog. Sa video na ito, tayo ay magluluto ng mga hablangka. So, inihanda na po natin yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong gata na na-dissolve po sa tubig. So, isang cup of tubig lang yan. Tapos, isang cup din ng condensed milk. Happy peanuts. Nakagamit po kami dito ng 7 na durog na happy peanuts. Tapos, isang cup din ng sugar. Eden cheese. Pang toppings din to. Tapos, 3 cups of water. 1 box ng cornstarch na 200 grams. Tapos, evaporated milk. And 1 can ng whole corn kernels. So, yan na guys ang ating mga ingredients sa pagkawa ng mahablangka. So, ang una po natin gagawin is paghahalo-haloin natin yung mga ingredients sa ating kaserola. So, una, yung gata na na-dissolve. Tapos yung condensed milk. Yan. Ilalagay na lahat yung 1 cup dyan. Ayan. Then, next naman. Ang next, tubig. So, 3 cups yung tubig nito, pero magtitira tayo ng 1 cup para meron tayong pang-dissolve mamaya dun sa cornstarch. Yes, tama. So, isusunod po natin yung ating 1 cup ng sugar. Depende rin sa panlasa nyo guys. Kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo siyang dagdagan ng asukal. Tapos, ang next ay ang evaporated milk. Yes, yung 1 can ng evaporated milk. Tapos, ang sunod ay yung ating corn, yung whole corn. So, ilagay na din natin lahat yan. Tapos, imi-mix-mix lang natin. At siguraduhin na-dissolve yung ating sugar. Tama. Pagkatapos natin mahalo, pwede na natin siyang ilagay sa ating lutuan. Yes, so tama. So, hindi pa po natin nilagay dito yung cornstarch. Mamaya pa po siya ilalagay. Pwede ito guys ay kailangan na medium heat lamang para hindi masyadong mabigla yung ating lulutuin. Yes, so baka masunog kasi siya. Kaya, huwag natin lalakasan. And kapag isinalang na natin siya, ihalo-halo din natin siya. Dapat consistent yung paghahalo natin. Tapos pag medyo kumulo na siya ng konti, pwede na natin ilagay yung cornstarch. Yes, yung cornstarch na dinissolve natin sa 1 cup ng water. So siguraduhin niyo po guys na yung cornstarch wala siyang buo-buo para mas smooth siya. Yeah. Kapag nalagay na yung cornstarch, dire-diretso na yung paghalo natin, guys. So, ayan. So, ito lang yung gagawin natin, guys. Mahabang paghalo lang talaga. At makakagawa na tayo ng sobrang sarap na mahablangka. So, ito, guys. Itong mahang ginagawa namin ngayon. Ito yung kinain namin sa mukbang namin, kung napanood nyo na yun. Masarap talaga siya, guys. Sabi nga ng mga bisita namin. And ito guys, hindi lang siya panghanda, pwede din siyang pangnegosyo. Kasi hindi naman ganun kamahal yung mga bibili niyong ingredients. Pero pag nasarapan yung mga nakatikim nito, sigurado sasabihin nila magbenta ka na nito. So pwede siyang pangnegosyo. Tama. So, nakikita nyo naman, guys. Malapot na siya. So, malapit na siyang maluto. Kapag hirap na kayong i-mix, syempre bibigat na yan. Kapag lumapot na siya, ibig sabihin, luto na siya. So, huwag nyo siyang masyadong pupunuin, guys. Kasi, kung natatandaan nyo, meron pa tayong cheese tsaka peanuts, lalagyan pa natin siya nito para sa toppings. So, kapag nalagay na natin sa lalagyan, kumuha ka na rin ng kutsara, tapos ipantay mo dun sa taas niya para hindi naman masyadong pangit yung itsura niya. Yes. So guys, kung meron din kayong spatula na yung pang cake, mas madali siyang pang straight. Pero wala kasi kami nun, kaya kutsara na lang yung ginamit namin. Pero okay din naman siya.
siguraduhin niyo lang na patag siya para mas magandang tingnan and para mas maganda kung ilalagay na natin yung toppings. So, ayan, pagkatapos nating straight, yung ipatag yung sa taas, lagyan na natin siya ng cheese. Yes. So, bari dalawa yung toppings na ilalagay natin dito. So, yan na nga, nauna na yung cheese. Tapos, after ng cheese, pwede natin isunod yung mani. Yes, yung peanuts na dinurog natin. And pagkatapos yan, guys, ayan, ayan tapos na yung ating mashable. Yes, so sa dulo po nitong video, ilalagay po namin yung costing or yung mga total lang na gastos namin para maging aware naman kayo. Para pag nagnegosyo kayo, alam nyo kung magkano yung ipaprice nyo sa isang tub. Depende na rin yan sa diskarte nyo. Yes. So, kami rin kasi dati nagbenta na kami ng maha dito sa amin. Inislice namin siya ng square. Tapos yun na yung binenta namin. 12 pesos siya ng isang slice. So, masarap naman siya, guys. Kaya sulit din. Mm-hmm. Yan. So, thank you so much, guys, ulit sa panonood ng aming video. See you again sa next vlog. Maraming salamat. Thank you.